guys! This is Anakai and welcome back to my channel. So, para sa video natin today, I'll be doing a current favorites video. Medyo mahaba-haba siya, no? Kasi marami akong i-share sa inyo ngayong araw, which are my favorites. So, if you wanna know kung ano yung mga madalas kong ginagamit lately, please keep on watching. Okay, unang-una disclaimer guys, I mean, ito yung mga paborito ko, pero hindi ibig sabihin na nag-work sila sa akin ay mag-work sa inyo. And also, ano ba yung kaka-umpisa ko pala? And also, vice versa, ano, without further ado, since this is going to be a long video, simulan na natin. Para maiba naman, magsisimula tayo sa skincare, sa wellness, kasi hindi naman din kasi guys lahat nagme-makeup, pero for sure, hindi ba maraming nagsiskincare kasi nagme-makeup? I do not really know, pero ayan, umpisahan na natin sa toner ko na ginagamit. This is the Thayer's Natural Remedies with Hazel Aloe Vera Formula Alcohol-Free Toner. And ito guys, meron siyang dalawang variant in rose petal and lavender. Pero ang ginagamit ko is this one in rose petal. Ang laki nito guys ha. At medyo may katagalan ko na itong ginagamit. Pero tingnan nyo guys yung nabawas dito sa likuran. Yung iba pa rito ay natapon sa maleta ko. Kasi yun nga lang ang napansin ko rito. I mean, gusto ko siya. It's very light on the skin. Mabilis siyang masipsip ng aking balat. At ang pinaka-importante, kung acne prone kayo, hindi ako nagka-acne dito. Yun nga, pag nagta-travel, natatapon siya. So, I highly suggest kung magta-travel kayo na i-transfer nyo siya sa maliit na lalagyanan. But hands down to this toner, hindi lang siya toner, pwede mo rin siya actually gamitin na mist. Pero guys ha, if you want the mist, meron siyang mist version kabibigay lang sa akin and I'm still testing it out. Maraming gamit. Basta guys, marami talagang gamit si Witch Hazel. Ginamit ko rin to dun sa bentonite. I'll be showing you kung paano ko ginagamit yung bentonite powder ko with the Thayer's one. Pero hindi ko kasi magamit yung bentonite ko na powder with apple cider kasi mahapdi talaga siya. Hindi ko kayang itolerate yun. Kaya itong si Thayer's yung ginagamit ko. You can also use this as a mask. You just get a cotton pad. Danihan mo nang lagay tapos ipatong mo dyan yung mga cotton pad. Ay nako guys, ang dami ko nang naisip na paggamit nito. Main ingredient dito is witch hazel. So kung acne prone ka o sensitive skin, witch hazel is going to be your best friend. At ang pinakamaganda, it's natural. They also included here aloe vera, which we all know is very hydrating, and rose petal. Rose petal is a softening ingredient. Ibig sabihin, nakakapagpalambot siya ng skin. Okay, I use this day and night, and napansin ko din, sometimes when I wash my face, hindi naman syempre natatanggal ng bonggang-bongga lahat ng makeup. May nakukuha pa rin to na residue sa mukha ko, kaya bet na bet ko siya. And it's very, very light. Lalo na sa Pilipinas, ayaw mo nang malagkit na something sa face. Hindi ko alam kung kailan ko ito mauubos eh, kasi sobrang tipid niya gamitin. And if you want to try, merong maliit na ganito. Tapos yun, bili muna kayo noon kung okay sa inyo and then bili kayo nitong malaki. But this one, I mostly keep sa bahay. Next guys, ito kasi usually nakikita nyo lang to sa IG story ko o di kaya yung minsan sa live. Pero never ko pa siyang nasama sa video. I think these are the moisturizers that I use. They are very straightforward. It's the Lux Organics Soothing Gel. Pero may isa pa akong bagong trinay. This is the Lux Organics Soothing Gel Aloe Vera Plus Snail. Ito, tingnan nyo to kung gano'ng nakarami nagamit ko. It's a multi-purpose product. Pero tingnan nyo naman kung gaano lang karami yung nagamit ko dito. Because this one you can use as a hair mask, face mask, or moisturizer. Tapos lotion sa katawan. Also for the burns, for the itching, if you went under the sun at masakit yung balat mo. Ang dami talaga niyang gamit. Ito sa bahay ko pa lang itong ginagamit ah. Pero meron din kasi nung trial size. Hindi naman trial size. Travel size pala, sorry. It's the same thing. Pero ito kasi ang ganda. Lagi ko itong dinadala sa travel ko dahil napaka-handy niya. Tsaka kasi ito kasi medyo may kabigatan talaga siya sa maleta. It's the same thing. So, kung gusto mo mag-try, pwede kang mag-try nito. And then, kung nagustuhan mo na, saka ka bumili nito. It's a 99.85% aloe vera. And the best thing is, this one is paraben-free, alcohol-free, and then wala siyang artificial color. Yung madalas na nakikita natin ngayon na umuuso na ganito, that one has alcohol in it, but this one, wala siyang alcohol. Si Ice, yun, may alcohol kasi siya. Made in Korea itong mga to, kaya naintay sa kong itry yung isa pa niyang variant. This is the Lux Organic Soothing Gel Aloe Vera, katulad ng isa, but plus snail. Ito napansin ko rito kung tatanungin nyo ko kung ano ang difference niya. Ito konti pala nagagamit ko. Sa amoy, parang, wait lang ha, kasi alam ko yung iba, sensitive talaga siya sa mas amoy aloe vera ito as compared to this one. Ito, mas amoy perfumey. And also, napansin ko, mas mabilis ma-absorb itong si aloe vera. And if you want a little bit more of moisture, hindi naman ganun kalayo yung moisturization level, then go for this one na may snail. But I have been enjoying both, lalo na itong si soothing gel, guys. Alam ko sobrang tagal na nito, pero parang alam nyo yun sa sobrang dami na naglabasa na ganito. Hindi ko na alam ko alin yung itatry ko, alin yung pagkakatiwalaan ko. Kasi diba, to be honest,
honest, ang dami talagang aloe vera na gel. Pero dito ako natuwa kay Lux Organics, kaya nga pati yung travel size niya, ayan, meron din ako. So moving on, kasi madalas sa IG story nyo lang sila nakikita, di ba? And finally, nandito na sila sa video. Next item, yung aking mga ginagamit na wipes. And by far, nakagamit na ako na ibang wipes, pero I keep coming back to this because unang-una, they are affordable. Pagdating kasi sa mga ganitong bagay, huwag ka na bumili na masyadong mahal because they literally go down the drain. So kung natatanggal naman niyo yung makeup mo, why not? These are the Pure Derm Skin Solutions Argan Oil and Charcoal na wipes. And pinagpapalit-palit ko kung alin man yung matripan ko na gamitin. Si charcoal kasi it's more of like detoxifying. Si argan oil naman is more of moisturizing. Pero gusto ko ipakita sa inyo kasi tuwan-tuwa ako kay charcoal at tinitipid ko siya dahil ang hirap makahanap ng charcoal na wipes. Mas mabilis hanapin si argan oil for now. Natipong kahit ako nung pumunta ako nung Watsons, ano na, bakit di ako makabili? Pero ang bango-bango nila, promise. Tsaka nakakaaliw, kulay itim yung wipes na to. Gagamitin ko to mamaya, wait lang. Kulay itim siya, pero pag tinanggal mo yung makeup mo, nakikita mo pa rin yung dirt. Ganitong kalaki yung wipes na to. And what I do, di ba ang laki, para mas makatipid ka, fold mo siya sa kalahati and then sa 1/4. And then yan, after kong gamitin yan, fold ko ulit. Hanggat sa magamit ko buo, to clean my whole face, yung talagang linis na linis na linis, dalawang wipes yung ginagamit ko. Yung una, pantanggal ng makeup, and yung pangalawa, just to secure na talagang walang matitira before I wash my face. Because sometimes, washing your face dun sa sink is not enough, especially if you have been wearing a full pack makeup. So ito, yan, ginagamit ko siya also with this one in argan oil. Gusto kong itry yung isa nito in Q10 para parang hindi ko na siya nakikita sa Watsons. Yung pinakamaganda yung packaging sa lahat, it's orange. I'm going to try that one out soon. Ayan, sobrang simple lang guys, kaya ang bibilis ng explanation ko ah. Next, dalawang item na ginagamit ko na panginis. Isa sa mukha, isa sa tools. Pareho silang bago dito kasi kumuha ko na sa stock ko. Yung mga totoo kong ginagamit nandun sa banyo and basa sila. So hindi ko na sila kinuha at magpapakita na lang ako ng bagong pack. First off, we have this Lux Organics 99% Aloe Vera Brightening Microfoam Cleanser with Vitamin C made in Korea. Ito yung ginagamit ko na facial wash. So after ko mag-wipes, ito na yung susunod na step. Guys, I swear, sobrang konti lang talaga ng kailangan nyo dito sa product na to and it's very, very foaming. Usually, yung mga ganitong klase ng cleanser, they really strip my face off of all the oils na nandyan sa face ko. This one, guys, alam nyo yung feeling mo na malinis siya pero hindi siya yung parang banat na banat kasi na-experience ko yun sa ibang cleansers. Yung sobrang tight niya. Tapos pag tumawa ka, feeling mo ramdam mo lahat ng gumagalaw sa skin mo. Ito hindi. It feels squeaky clean but it does not feel tight on the skin. That's why I like this one. Especially if you have acne-prone skin like me, sobrang conscious ka sa mga ginagamit mo na skincare products. Unang-una, yung dapat hindi ka magbe-breakout. Hindi naman ako nag-breakout dito kay cleanser na to. This is also paraben-free and then alcohol-free. May bagong labas si Safeguard, guys. This is yung Natural Detox. This has been sent to me for quite some time now and it has 3 variants. Si Bamboo Charcoal, tinitingnan ko doon kasi nandun. Si tea tree at saka si pomegranate, but I use this bamboo charcoal one for cleansing and it works just as the same, pero kasi ito guys, this has micellar and micellar technology. So if you're a makeup wearer, that's another plus for you dahil yun yung laman ng mga tubig na micellar water na ginagamit natin, meron siya nito. Pakita ko sa inyo, it's a color black na soap. Bago to guys ha, yung akin nga is, kakalinis ko lang nito bago ko nag-start and swear yun talaga yung ginamit ko. This is a color black na soap. Ayan, sobrang ang bango-bango pa niya. Nung una kong binuksan to, grabe, sabi ko, ano yun? But it does not smell like charcoal. Naiisipin mo yun yung smell ng charcoal. And ako pag naglilinis, kasi ginaganyan ko lang talaga yung aking sponge doon sa mismong bar ng soap. And it really cleans it well. Tapos, mas mabilis maglinis, sa totoo lang. Safeguard lang mga sis, diba? Also, sa aking mga brushes nga. Yun. So, this too, pareho siyang cleanser, pero ginagamit ko siya for different purposes. And for the mist that I have been using, ito sa stories nyo lang ito madalas nakikita. And finally, it has reached my current favorites video. Ibig sabihin, ang tagal ko na siyang ginagamit. And sa totoo lang ha, konting-konti na lang ang natitira sa kanya. Parang ganyan na lang. Nakikita nyo ba? Kasi dito lang makikita sa gilid eh. Kaya nagbukas ako ng panibago. Ipakita ko sa inyo mamaya. But this is the Lux Organics Hydro Firming Mist. This has collagen and hyaluronic acid, which we all know is for hydration and anti-aging. Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na medyo nandun ako sa may aging na part. So kailangan ko talaga na more anti-aging. Anti-aging should start at the age daw of line of 2. So mga 20s. Para meron kang prevention
prevention because prevention is better than cure, as they say. Pero yun nga, nagustuhan ko dito, ito lang ang nakita ko na may anti-aging na hindi malagkit gamitin sa face. Kasi kadalasan na anti-aging, they're quite thick or sticky. Pero ito guys, promise, sobrang magsispray nga ako ngayon. Sobrang favorite ko to. Alam niyo naman ako, pag nagspray, nakikita nyo sa live, as in, ligo levels yung pagsispray ko. And another partner nito na favorite ko ay yung aking portable, ano bang tawag dito? Mini electric fan. Tapos ang dami nagtatanong saan ko ito nabili, sa tabi-tabi lang. Yung sa ano, gasoline station, tapos summer noon nung binili ko to, and sabi ko mainit bili ako. So yan, natanggal na nga yung nandito sa likod eh. Pero just a portable fan. It's a life changer. Alam niyo parang antagal matuyo pagka ganito. Hindi naman sobrang tagal, no? Gusto ko lang mabilis matuyo. Pero pag meron kang electric fan, ang bilis yung matuyo. Nakakaaliw siya. Pero i-charge mo lang and then pwede mo ulit gamitin. Hindi ko to nilalabas dito sa studio. Nandyan lang siya sa gilid. So that every time na magsispray ako, partner talaga tong dalawa na to. Yung isa pang na-try ko na mist from Lux Organics is this one that has rose water in it. It's the Rose Water Glow Mist with Witch Hazel Extract. Kakaumpisa ko lang gamitin pero oh my god, para kang nasa spa. Ito talaga yung nararamdaman ko sa spray na to. And hindi rin siya malagkit like this one na hydrofirming mist. Pero kasi simula ko lang siya gamitin. Pero una kong beses ginamit, feeling ko nasa spa ko. Meron pang isa nito, nung skin mattifier. I have not tried that one out. Ito palang dalawa yung aking natatry from Lux. Guys, disclaimer again, pinadala siya sa akin ng Lux. But ang dami kasi talaga nagpapadala ng skincare. Nakadalasan, nadidiscover ko yung mga favorites ko. For example, ako nag-start lang ako kay Lux na ito lang ang ginagamit ko. Nung nagustuhan ko siya, napaisip ako, ano pa nga yung iba nilang sinin sa akin? Tapos sumunod na to. Tapos nung nagustuhan ko to, sige, more try from Lux. Pero sinasabi ko lang sa inyo na sinin sa akin, but all thoughts are my own. Doon ako nakaka-discover ng products. Ang hirap nga lalo pag skincare na paiba-iba. Dapat kasi kung ano yung skincare mo, you give it time to work for the skin. Sabi nila parang at least maka 3 weeks to 1 month daw para masabi mo talaga na hiyang na hiyang sa'yo yung skincare product. So tandaan yun guys, huwag jump ng skincare. For example, ay bumili kayo ng soothing gel, hayaan nyo muna mag-work siya bago ka mag-switch sa iba. Kasi kung linggo-linggo ay nagpapalit ka dahil linggo-linggo ay may bagong product, malamang di mo makikita yung result sa sarili mo. Pero sa tingin ko, konti na lang mga sis. Kailangan ko na magbukas ng panibago. Now, ito, isasali ko na din dito. Bilang kasi, I really have been enjoying this one. This is the perfect smile. Sa totoo lang, perfect smile ang alam ko rito. Ano nga bang tawag dito? Gargle sticks? But I always bring this one whenever I go out. It's a lifesaver kasi ang hirap talaga mag-toothbrush sa mga CR dito sa atin. Alam mo yung parang itatago mo pa yung toothbrush mo na basa at toothpaste mo na basa. But with this one, pagkatapos mong kumain, especially if you like spicy food like me o yung mga savory foods, upay mo lang siya ng ganyan and then sip mo. Huwag mo lulunokin ha. Gargle mo lang sis. Unang gargle ko, ito lang. And then the next gargle, sinasamahan ko ng water. Gargle ulit and then I spit it out and then rinse with water. This has natural vitamin C in it that's said to whiten your teeth. Pero kasi naka-veneers ako, so hindi ko masabi. Ito ay na-sold out din sa Watson's at nahirapan akong bumili. Buy one, take one to mga sisa. So, 25 pesos lang. Dalawang peraso na siya. Ang nagustuhan ko pa rito, hindi siya nagsisting. Kasi yung ibang mga mouthwash, sobrang ansakit niya sa cheeks na ganito. Yung sa loob ng cheeks. Pag nag-gargle ka, feeling mo after no, nagbaburn siya. Ito, hindi siya nagsisting dun sa may cheek wall. Cheek wall nga ba yung tawag dun? So, I always keep this one in hand. I think that's it for the skincare. Isisingit ko lang yung wellness part. Ito guys, baka sabihin nyo, Tiger Balm na naman. Kasi talaga kadalasan, nakikita nyo to sa IG story ko. Pag naglalagay ako, nagtatapal-tapal. Very tita, pero what can I say? I really enjoy it. I'm proud of it that I always use it. And alam nyo yung parang dati, pag ginagamit ko siya sa sasakyan or something, nagsispray pa ako ng pabango kasi amoy Tiger Balm ako, amoy tita ko. Ngayon, wapa kels. Bahala kayo dyan, mabango naman. Kahit amoy Tiger Balm ako and go. But these are the Tiger Balm Plaster na Warm Edition. Warm Edition. Meron kasi ako nakita sa ibang bansa na cool. Although wala pa dito sa atin. Pero na-try ko yung cool. Mas bet ko pa rin tong warm. Magbubukas ako ha. Kasi mamayang gabi pwede ko naman siyang gamitin. Or actually pwede ko na ilagay sa bag ko. But it comes with this one packet na ganyan. And then meron siyang kasama sa likod na papel explaining how to use it. And adhesive backing sheet pala yung tawag dito. Huwag niyo itatapon yan. Especially if you're going to use it at night. Or if you're going to wear tight clothing. Explain ko sa inyo kung paano. So, open mo siya na ganyan dito. Sa loob nito, it contains two sheets. Ayan guys, dalawa siya.
minsan bago ko siya ikabit, inaamoy-amoy ko muna, nakikipag-usap ako kay Jelloy o kung ano-ano, nalagyan tuloy ng lipstick. Pero ang bango talaga niya. Mapapansin nyo, way before sa Korea, ibang brand pa yung gamit ko kasi hindi ko pa ito na-discover. Tapos yung dilemma ko doon tuwing umaga pag tinatanggal ko, meron talagang rubbery residue na natitira. At pag balbon ka, katulad ko kasi balbon ako, ang sakit niyang tanggalin. Yung parang every time magtatanggal ka, it's waxing time. Ito hindi kasi it has gel na sheets. Ayan siya guys. Tapos yan, tatanggalin nyo lang tong film na to and then pack, ilalagay nyo na ganyan. Now, para saan naman itong adhesive backing sheet? For example, you're wearing long sleeves, ganyan. Tapos syempre pag tight yung long sleeves, pag ito iginanyan mo, tapos galaw ka ng galaw, especially for example, malapit siya sa mga crevices, sa mga nagfo-fold, you can use the adhesive backing sheet pagkatapos mong idikit, tatanggalin mo lang itong, ayan, meron siyang ipipil and then igaganyan mo siya. This is bigger than this one, than the Tiger Balm Plaster itself, and then ilalagay mo na ganyan. That's sure to not make the Tiger Balm Plaster move, especially also at night. Ako ito ginagamit ko siya sa likod ng aking legs. Pag natutulog ka kasi syempre, 'di ba, nakaganyan, ganyan yung paghiga mo. Pag dinikit mo siya at nasa likod ng legs mo, you tend to rub it dun sa sheet and baka matanggal siya. Just to make sure, no. Pero na-try ko na rin na walang ganito, medyo nga natatanggal ng konti. Adhesive backing sheet lang, ilang ang solusyon. Kung nasasayangan ka naman at nalalakihan ka at maliit na area lang 'yan, you can also cut out this Tiger Balm Plaster and then yun, pwede mo siyang gawing dalawang peras. So, paghiwa-hiwalayin, nasa sa inyo yan. Style nyo na yan. Pero ako, hindi naman lahat ng oras meron akong time pumunta ng massage place. This is the next best thing sa massage. Mahilig ako sa massage, but I do not have the time to always go there. And syempre kasi guys, medyo mahal din talaga lagi kung papunta ka ng masahihan. Ito ang solusyon. Ito yung ginagamit ko. Ay, naku, hindi ko na mabilang kung gaano karami ang itry ko na to. Buti na lang, binibigyan na ako ni Tiger Balm. Kasi yung isang beses, bumili ako mga sis kasi hindi ko naman hihintay na sendan ako ng sendan lagi ni Tiger Balm. Nakakahiya na naman. This has camphor, dementolized mint oil, eucalyptus oil, menthol, and capsicum extract. If you're wondering kung anong content niya. Mind you guys, pag nasimulan nyo to, this is very addicting. Hindi ko in-expect na ma-addict ako sa kanya. I have 3 boxes of this just beside me. Ganong kalala. Ano, may mga maliliit na bagay na little pleasures in life that you get to enjoy at home. Yun, tapos na tayo sa skincare, sa wellness. Yes, wellness. Ay, wait lang, sisingit ko lang saglit. Itong sapatos na to from Keds. This one, binili ko sa SM Mega Mall ko nga ba ito binili. Pero I have been a fan of Keds since forever kasi ito yung mga sapatos na hindi ako sobrang napapaltusan. Mabilis kasi talaga ako mapaltusan, mga sis. At hindi naman kasalanan ng sapatos lagi yun. Pero mapapansin ninyo, hindi ko alam kung anong style ito. Ayan, sprinayan ko to nung binibili ko din sa Keds na para hindi mabilis ma-stainan. Sobrang dami nang napuntahan ito, pero hindi pa siya ganoong kadumi. It's effective. Water repellent ba yung pangalan ng spray na yun? But as you can see, nilagyan ko pa rin siya ng mga nabibili na para hindi magkaroon gano'n ng friction dito. Mas malambot, and this one na pampalambot pa more. Kasi mahilig ako sa maraming cushion na gano'n dahil nakakadalang magkaroon ng sugat sa likod ng paa. Yun talaga yung mga maliliit na sugat na iniinda mo pag naglalakad ka. Hindi ko alam kung anong style, but super comfortable, and yun, hindi naman ako nagkapaltos dito. I am in the size 6. Tapos ano, stretchable yung ganitong harapan niya. And malambot yung leather kahit bago pa lang. And last but not the least sa abubot ay itong mga bracelets. Hindi ko na nga tatanggalin. Mga bracelets na suot ko from Shop Kat Arambolo. Except for this one. This is from Stoned MNL. Yung may Buddha na yan. But this is a rose quartz. Howlite. And then silver hematite in 4mm. And then 8mm. Tapos rose quartz also in, if this is 8mm, 6mm. And more crystals. Ang dami nila! Hindi ako guys gaanong mahilig sa colorful na mga clothes. Ngayon nyo nga lang ako nakita na nagkulay ulit. Pero dito sa mga ganito, at saka ang ganda ng quality niya. Mabigat siya. It's hefty. We have gold hematite in different sizes. 8mm, 4mm, and then this one is in 6mm. Black onyx in 8mm, and then, dami, 6mm. Tapos malachite in 8mm, and then 6mm. And then, lapis lazuli, 8mm, 4mm. And then, ito, isa pa dun sa silver hematite na yun. Hindi ko to suot today. Ayan. So, if I want silver, mini-mix ko yung silver with other colors. And then, if I want gold, I mix this one with, for example, ito. Isisingit ko lang tong gold, ay, itong blue dito sa gitna niyan. With some black na ganyan. Ayan. Or di kaya, ito.
Ayan. Pero nagustuhan ko lang doon sa ibang kulay is like green and blue. Shopcat Arambolo, ilalagay ko na lang yung link in the info box below. Medyo may kamahalan siya, but I tell you, the quality is really nice. And also, if you're wondering kung bibili kayo, ah, medyo nalito lang ako dun sa tag and then sa charm. This one is called a charm kasi nakalawit siya na ganyan. And this one is called a tag kasi meron kayong choice kung charm or tag yung pipiliin nyo. And then also choice sa sizes. I am yung petite na size in 14 to 15 cm. Meron ding 15 to 16 cm. And then kung hindi kasya sa'yo yun, meron yung adjustable na, alam niyo, parang ganito, yung hinihila na ganyan. Yan. That's it for my crystals. Bago nyo sila isuot, i-cleanse nyo muna either by water, by salt, by yung smudging o yung gamit ng sage, pausukan. Yun lang, and na-enjoy ko sila lately. Parang ang dami ko nang na-share, pero ang dami pa rin. Ang dami pa. Pinatagal ko kasi masyado yung ano, pag-share ko ng favorites ko, kaya tuloy naipon ng ganito. Pasensyo na, guys. Now we're moving on sa makeup favorites. I'll be starting off with the bases that I have been enjoying lately. First off my list is this foundation. May ilang nagtanong na nito kung na-try ko na ba, but I have been enjoying this. This is the Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Foundation. Ang sabi dito, stays all day and night, and yes. Ang tagal niya talaga sa akin. Ang ganda pa ng packaging niya, o tingnan niyo. Tapos meron siyang pump na ganyan. This is in the shade 4 warm. I could have chosen siguro kahit mga 5 warm, ganyan, or 6 warm. Pero may paparating ako na shade pa na ganito para ma-mix ko sa kanya and saktong shade kasi medyo light ng konti. Pero yun guys, ginagamit ko siya with my sponge. Lahat naman ng bases ko, ginagamit ko with my Air Blender sponge. This is my own sponge para sa mga bago nanonood. I'll be putting yung link ng aking sponge in the info box below kasi kasama rin siya sa favorite since ginagamit ko rin siya dun sa mga papakita ko sa inyo. Wala akong masabi dito, yun, nagtatagal talaga siya. Ang kinis niyan tingnan sa face. Para siyang improved version ni Marc Jacobs na foundation. That Marc Jacobs foundation, I have raved it for so long na hindi ko na nga gaano ginagamit yun kasi ang tagal ko nang na-rave noon. But this is like a improved version noon. And then another foundation, Tom Ford Chaseless Perfecting Foundation SPF 15. I do not know kung naipakita ko na ito sa inyo sa isang current favorites video, pero alam ko hindi pa eh. Pag i-open mo siya, iti-twist mo na ganyan, and then nandun yung pump. Pump din siya, guys, na ganyan. Tapos doon, i-close, i-twist mo lang ulit. It's true to itself na traceless nga siya, kasi pag nilagay mo siya, parang hindi ka naka-foundation, but it evened out your skin tone. May nakalimutan pala ako. This one is medium to full coverage. This one naman is buildable up to almost medium coverage. So, magkaiba sila ng coverage siya. Hindi naman kasi lahat gusto ng full coverage, but ang ganda niya sa skin kasi, yun nga, traceless siya. So, pag nilagay mo, ang smooth, tapos throughout the day, pag pinapawisan ka, mas lalo siyang nagmumukhang skin-like. I'm in the shade 404, pero yung una kong nabili ay 4.5 ivory. Medyo maitim na ng konti sa akin yun. Bumuli muna ako, tapos hindi ko alam na masasendan din pala ako ni Tom Ford yung nakita niyo sa vlog ko. Pero at least tamang shade na yung pinigay nila sa akin. This one I pair with yung primer na kasama niya. This is the Tom Ford Illuminating Primer. It's also the same mechanism. May pump na ganyan, and then iti-twist mo. I would describe this as a primer na nandun sa moisturizing na part. Pero pag in-apply mo siya, ito yung instant na may nakikita ka na nag-brighten talaga o nag-illuminate yung look mo. Medyo duwi-duwi pero sakto lang siya in combination with this one. Parang mas lalo niyang pinapamukhang skin like itong si Tom Ford. Another base, of course, let's not forget my Skin Saver. Sabihin niyo na naman si Ate Skin Saver na naman. Pero kasi pag hindi naman ako araw-araw nagpa-foundation ng mga to, no? I mean, favorite ko sila and nagtatagal sila, especially if I have special events to go to o gusto ko mas full coverage. Pero mind you guys, this Skin Saver one, sabi ng iba full, I do not claim naman na full. Sabi ko nga, medium. It's a full medium coverage and for us, tinted sunscreen because this is a tinted sunscreen with SPF 50. Ang ganda ng coverage nito. And kaya kang ipaglaban nito ng buong araw, mga sis. Ako talaga, dinevelop ko to since I have oily skin. Pag dry skin ka, kailangan mo lang nas more moisturize. But I still moisturize sa kahit oily before I put this on para mas maganda yung lapat. Ay sis, walang retouch buong araw. Ang retouch ko lang dito ay kukuha lang ako ng tissue, ganyan, tapos dampi-dampi lang sa ilong, pero hindi siya natatanggal pagka tinitisuhan ko ng ganyan-ganyan lang, ah. Kaya kong ipaglaban buong araw. I powder this off para sure lang na hindi siya matanggal agad, pero pag nagmamadali ako at kinakamay ko lang siya, not with a damp sponge na powder, nagtatagal din naman siya, mas matagal lang pag may powder. I am in the shade medium, guys, and for now, it's sold out, pero pinakita ko na rin lang sa inyo. This one has vitamin C, niacinamide, hyaluronic acid, and centella asiatica. I-research na lang ko anong ginagawa nun. But basically, those four actives are my favorite four actives that really work on my skin.
na nakikita ko talaga yung difference. So it's not only a tinted sunscreen, this is also a skincare product. We're moving on sa concealer at isa lang ang concealer for this video. This is the L'Oreal Paris Infallible Full Wear More Than Concealer. But oh my God, this concealer, I tell you. Para talaga siyang tarte shape tape. Kasi ako, ilang tarte shape tape na ang naubos ko na 2. Pero nung nagamit ko to for the price, I wouldn't be looking for the tarte shape tape already. Kasi nga, ang layo ng presyo, parang times 3, more than times 3 pa nga. Tapos, ang konti lang naman ng difference nila sa coverage. Halos the same lang. Consistency-wise, this also stays the whole day. Maganda yung kanyang staying power. And as compared to Tarte, mas wak siya sa skin tone ko at mas, ano bang tawag doon? I can use this without a foundation, diretso concealer. Pero yung si Tarte Shape Tape, hindi ko siya pwedeng gamitin ng walang foundation kasi magmumukhang halatang naka-concealer talaga ako ng full pack. Yun ang major difference for me with the Tarte Shape Tape and this L'Oreal Concealer. This one, I am in the shade 320 Natural Rose. Comes with a doe foot applicator na ganyan. Halos nga pareho talaga sila ng packaging ni Tarte Shape Tape and it's much affordable than the Tarte Shape Tape. Next, for the powder. Pasensya na sa makeup ngayon, lalo na sa mga bases, mga pulbo palette, they are high-end pero wait lang kayo sa lipis. Pabawi tayo sa lipis. Two powders that I have been enjoying. Yung isa ay wala ng laman. This is the Charlotte Tilbury Charlotte's Genius Magic Powder Under Eye and Face Soft Focusing Light Diffusing Loose Powder. I am in the shade number 2, fair/medium. Pero I am more on the medium side, guys, ha. Tapos pag inopen mo siya, meron siyang ganyan. And naka-open na siya na ganyan kasi wala naman na itong laman. Wala na talaga. Trinay ko talaga siyang itaktak. So, kailangan ko bumili ng bago. Oily ako. Hindi ako nag-oil sa kanya. But this powder, usually ang powder nagmamattify. It does mattify, pero hindi siya yung full-on na full-on matte. Pag nagtitilt ka na ganyan, makikita mo meron pa siyang konting sheen. Kasi pagka iginanyan mo siya sa skin mo, makikita mo meron siyang sobrang liliit na shimmers. And I don't usually go for powder na may shimmers, lalo na kung pangsit. But this one, I really like. Oil control, tapos yung mas natural tingnan sa skin na powder as compared to other mattifying powders. So more repurchase for this. And then, naubos to, diba? So, kailangan kong gumamit ng iba na nasa stash ko. Ito, natry ko siya na isang beses. Hindi ko gaano nagustuhan kasi ang lakas ng ano niya. Ang lakas ng pagka-ashing niya. Pero sabi ko, sige, try ko lang, gamitin ko ng gamitin. Ay, shake ako. Kaya pala sabi ko, parang wala akong dalang tissue sa bag ko. Parang kung may dala akong tissue, hindi ko nagagalaw na tissue. Grabe talaga to sa oil control. Ibang level tong pulbo na to. Mas grabe pa dito. Pero ito yung level ng oil control niya. Okay na for me, ah. Ay, sis. Kung oily ka, ay, hindi ko na talaga kayang explain. But this is the Givenchy Prism Lib. Lib? Naku, hindi ko alam paano basahin yun. Matte Finish and Enhanced Radiance Loose Powder. May English naman. Meron siyang apat na kulay ng powder, tapos i-dispense mo and then you mix it. Nasolusyonan ko lang yung pagka-ashy niya by spraying it with my facial mist, this one. Gamit ko to ngayon na, tapos mag-facial mist ka lang na ganito, umaayos siya. Nababawasan yung pagka-ashy niya and the oil control, hands down. Iba-iba to ng shade, but I am in number 5, Satin Blanc. Next, palettes. These are very simple palettes from Charlotte Tilbury and basic palettes to mga sis. When I say basic palettes, ito yung tipong nandito yung bronzer, nandito yung blush, nandito yung ganyan. At saka mga very basic colors. Ba't kita nyo naman, diba? Hindi masyadong gamit. Gamit na gamit ko yung bronzer. Kasi medyo light siya for me, kaya talagang more apply. Pero, ay, ito lang ata talaga yung palette sa buhay ko na walang tapon. Lahat yung shade na yan, nagagamit ko. Actually, yung susunod din na palette, ganun. But we have a powder. Ang duda ko rito, ito yung, diba may airbrush foundation? May naunang airbrush na powder, compact. Ito yon. And then, dalawang blush, dalawang highlighter. Gamit na gamit ko silang lahat. Wala akong masabi. And nice for travel kasi ang laki ng mirror. Tapos, it's very handy. It's the Charlotte Tilbury Glowing Pretty Skin Palette. And then, the next palette from Charlotte Tilbury is the Instant Look in a Palette 5-Minute Face on the Go. Pero ito, sorry, ang dumi niya. Gamit na gamit kasi itong mga to. Pero ito, meron siyang tatlong eyeshadow kulay. Tatlong eyeshadow colors. And then, one highlighter, one bronzer, dalawang blush. Very basic. It's a warm brown eyeshadow. Tapos, parang muted shimmer brown and then champagne eyeshadow. Ito yung ginamit ko dun sa aking L'Oreal na video na sabi nyo. May nag-comment dun na ang ganda dun ng makeup look. Pero ito lang yun. Ito binabrush ko. Ito kinakamay ko lang. Kinakamay ko din. Yung as in talagang mga simplihang makeup look lang. Then bakit dalawa yan? Tas parang di naman mukhang blush yan. Ito ila-apply mo siya sa buong cheeks na ganyan, diffusely. And then itong pop of color na yan dito lang. Kasi parang ganun yung mga idea ng blush ni Charlotte Tilbury. So in-incorporate niya. And then a very subtle highlighter sa lahat ng to,
ang pinaka hindi ko gusto ito kasi sobrang subtle niya. Kailangan more apply. And then a bronzer, very light bronzer. Parang pareho lang din ng bronzer na nandito sa kabila. And also nice to travel with kasi ayan, meron siyang salamin and maliit lang siya, manipis lang. Binili ko to kasi gusto kong mapilitang mag-eyeshadow na tipong ito lang ang dala ko at mag-eyeshadow ako para matuto na tayo mag-eyeshadow. Tsaka yun nga, nice for travel kasi ito lang yung dala. I think that's it for yung mga high-end, tama ba? Napasama lang dito itong si Confirm Nivice Aura Contour. Actually, this is the shade For Sure pala. Sorry, hindi pala Confirm. It's For Sure. Pero 145 pesos lang. Tapos may contour ka na and it's really pigmented. Kung gusto ko ng, halimbawa, nag-bronzer ako, very light lang at gusto ko ng contour, pop. Maliit din, madaling i-travel. Walang salamin pero kebs lang. Kasi diba, ang mura lang. But it works. Kaya very light-handed ka lang dapat dito dahil baka mapasobra ka. Okay, next palette, mini palette is from Tevian. Ito yung gamit ko today for my kilay. It's the Tevian Empress Eyebrow Duo Powder or Eyebrow Duo Powder pero Empressing Shade. It's made daw in Italy. Pero ang laman niya sa loob ay ito. Ayan. May maliit na salamin, but itong salamin na to, kaya kong gawin yung aking kilay with just this salamin. Dalawang eyebrow powder shades and isang brush that really works. Kadalasan yung mga maliliit na ganito, sa totoo lang hindi sila nag-work. Pero this one, ito talaga yung ginamit ko mismo dyan. You get a spoolie para i-brush yung hair and hindi siya flimsy. Maganda yung quality nitong applicator. And also, yung brow brush na ginamit ko to outline first and then fill in. Nakakatuwa kasi masanay talaga ako sa pulbo na pang kilay. Mas mabilis ko nagagawa and this one is a really nice product. Nakailang gamit na ako pero parang hindi ko na ninik kasi sobrang pigmented niya. Dapat guys ha, light-handed lang kayo dito ha. Kasi it's very, very, very pigmented. If you want it to stay longer, I suggest na after mo mag-spray ng facial mist, sa kanya to ilagay para medyo basa-basa pa yung kilay and mas, ano ba, mas matunaw yung powder dito sa skin. That's just a technique that I can share. Two more eyebrow products. We have this L'Oreal Unbelievable Brow. Kung gusto mo ng on-flick na kilay, I have done a review on this one. Ilalagay ko na lang in the link sa baba. Pero ganyan siya. Ay, shucks, ang binuksan ko pala yung bago. Pero yan, meron siyang 2-foot wand applicator and meron din siyang applicator na ganyang kalaki na kasama. Kailangan nyo panoorin yung review ko dito kasi ang ganda ng review ko dito and natatagal daw siya ng 3 days. Although, ayoko na tumagal ng 3 days yung pangkilay ko dahil gusto ko paggabi, winawash ko everything off. But it's a nice pangkilay na liquid naman for on-flick kilays. But on the daily, ang ginagamit ko is si Vice Cosmetics. Lagi nyo to nakikita sa pag nagla-live ako. Ganda dull micro brow and kailangan ko na bumili kasi konti na lang to. It's a very precise na micro brow kasi ang liit-liit niya na ganyan, ang sarap niyang ipang outline and pang fill in. But I just do not suggest this kung nagdo-drawing ka ng kilay mo kasi syempre may mga sisters tayo na talagang drawing yung kilay, magastos siya kasi ganyan lang ang laman niya sa loob eh. This is nice for yung mga natural na outlining o drawing in yung kilay but not for complete talaga na idodrawing mo. And then meron din siyang maliit na spoolie which I like. Gusto ko yung mga ganyan na maliit liit lang para mas hindi nagkakalat sa labas ng outline ng brows. 195 pesos, wala na akong masabi. Katulad dito sa 145, 195. Before this one, I used si Sunny's 295 yun. Pero it works just the same. So, doon na tayo sa 195. Kasi ang kilay ay isa sa madalas na kilay products nire-repurchase. I am in the shade Ash Brown. Ito na mga sis. I-breeze through ko lang to mga to kasi malamang you have seen this on my IG stories. Pero just to make it official, kung pinakahuli kong ginawa ng review na lipstick. These are the Free the Nudes ni L'Oreal Color Rich Mattes. Ito yung suot ko ngayon is in the shade, I think, No Hesitation. Yes, ito yung suot ko today but they are very pigmented. They act like they are high-end lipsticks. 350 lang isa. And they stay on my lips for long. Hindi siya like food proof or anything pero as compared to other matte lipsticks, matagal siya. Also guys, limited edition to so grab your chance. Ilalagay ko din ulit yung link sa baba. Wala ko nakukuha commission doon or anything pero ang ganda lang talaga nung whole set. Yung whole collection. Sometimes when you see a collection, gusto ko tong nandito sa shade na yan, gusto ko tong nandito sa shade na to. Pero sa collection na to, pag wala kayong nagustuhan, parang napaka-imposible naman. Maliban na lang kung ang bet nyo ay black lipstick o blue lipstick, baka yun, wala kayong magustuhan. But these are actually the best-selling shades na yung mga kulay na mabilis na pipili pag naglalabas ng collection. Parang pinagsama-sama ata siya into one collection. Doon din, nakalagay ko ano mga shades yung gusto ko, but ang pinaka-favorite ko sa lahat is si No Rage. Ito yung pinaka-una kong sinuot and still remains to be my most favorite out of it. Ito yung shade niyan, guys. Yan. Okay, next.
Another L'Oreal lipstick, pasensya na, nagkataulan talaga. Kung gusto mo naman ng foodproof na liquid lipstick, this is the L'Oreal Infallible Ultra Matte Le Macaron in the shade Praline de Paris or 820. This is a very nice opaque liquid lipstick na kahit kumain ka, hindi agad basta-basta natatanggal. Hindi ako maniwala na foodproof siya nung una, pero nung trinay ko talaga, usually kasi pag mga lighter shades na ganyan, hindi naman red or vampy, mabilis matanggal o mabilis mag-fade. This will stay on for long. Ang ganda rin ng ibang shade, but this is my favorite shade out of them all. Next lipstick is from Maybelline. Hindi ko alam kung mayroon pa nito ah. Napadaan lang ako ng SM tapos meron ko nakita na parang Maybelline X Alice and Olivia. In the shade The New Nude, this is their creamy matte lipstick formulation. Pero tingnan nyo guys, ito yung nude na nagko-complement pa sa skin tone ko. Nandun pa siya sa warm na side kasi pag medyo cool na siya, hindi talaga nag-work sa skin tone ko, sa Pinay skin tone. Pero yun nga, it's a creamy matte lipstick formulation ni Maybelline. Ito guys, high-end to ah, pero lagi ko nakakalimutan i-include to sa video, pero oh my god, itong lipstick na to, they're like the Pat McGrath na mas matigas ng onti sa Pat McGrath lipsticks, pero pigmentation wise, longevity, ito yung sinuot ko nung birthday ko, not the exact shade, pero ang ganda kasi ng shades nila, even the packaging ayun oh, magnetic siya na ganyan, nagtatagal. If you want that luxurious feel ng lipstick, this one and the Pat McGrath, nagtatalo sila for me. Ang shade na ginamit ko today is in First Kiss. Lip tint na tayo, tama ba? Oh yes, lip tint. Face Shop, dahil buy one take one siya, it's not necessarily the best lip tint out there, but since it's buy one take one and nagkukulay din naman, mabilis bilihin. The Face Shop Water Fit Tint in the shade Pink Matte, also the Red Signal, gusto ko rin siya, and Cherry Red. Tama ba? Cherry Red yung isang shade. Yun yung mga Face Shop tints na gusto ko. As in ordinary, ano siya, water tint siya guys ha, ayan. And ito pinakita ko na din, Yoyoso Lip Tint. Lip tint siya tinatawag ko, kahit glaze yung tawag niya kasi nga, meron siyang nalileave na stain pagka nagre-reapply ka throughout the day. In the shade number 5, may iba pang shades but I have yet to try. And then from MAC, MAC Shot of Color Lip Oil. Iba-ibang shade din again guys, mas maganda yung video na yun kasi mas precise siya. Hala, naubos ko yun. Oh my god. Ang feeling ko isang oras tong video na to or siguro mga nasa 40 minutes. Please bear with me. Naipon lang talaga sila. Pasensya na. Pero super duper sure na super favorite ko tong mga to. Ang tagal na nila na nandito sa gilid ko. Kaya't sabi ko, I'm going to make it official and include this sa isang favorites video instead of always just doing IG story. Ganyan. Pero sana matry nyo yung mga natry ko and not necessarily na again nag-work sa akin ay mag-work sa inyo. Let me know if you have the same favorites sa comment section. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!